Hello, magandang hapon. This is Verna from Passion at 60. Kumusta na kayo guys? Ako hindi na ako lumabas ng bahay. Natatakot na ako lumabas. Kung wala rin naman tayong kailangan puntahan sa labas, huwag na lang tayo lumabas. Stay at home na lang tayo para safe sa lahat ng mga virus. Kasi alam niyo naman ang COVID-19. Walang gamot. At saka isa na akong senior citizen, so kailangan ingat. Kailangan magba-vitamin C, antioxidant, kumain ng mga gulay-gulay na green para panlaban natin din yun. At saka kung hindi naman kailangan na lumabas tayo, huwag na tayong lumabas, dito na lang tayo sa bahay para safe. Ang itatakal ko ngayon guys, yung pag-aalaga ako ng aking mga moyas. Halika. Alay. Ito, oh. Gaya ng sinabi ko noon, mayroon akong 9 hoyas. Ayan. September last year ko to binili nung may occasion doon sa circle. So, ngayon ang lago-lago na nila. Ito yung aking hoyas silata. Ayan. Nag-aantay na lang akong mamulaklak siya. Sana bumulaklak ito. Ang haba na ng vines niya. Kaya nilagay ko siya dito sa kahoy na to. Kasi kung saan-saan nag-point yung mga vines niya, left and right, kung saan siya nagpo-point, kung saan yung kanyang vine pumupunta. Ayan. Kaya nilagay ko na siya dito. Itong isa ko, ito yung hoya, Ben Barbarak. Ito yung ating Philippine hoya. Ayun. Ito. Ayan. Namumulaklak na siya. Ayan o. Ito mo yung kanyang bulaklak. Star shape siya. Ayan o. Talagang matigas. Tsaka makintab siya. Ayan. Kaya sila tinatawag na star wax plant. Ayan. Kasi waxy yung kanyang bulaklak. Pati yung dahon niya. Ayan. Ayan. Ang dami na rin yung mga vines kung saan-saan nagpo-point. Mayroon dito sa kabila, mayroon doon, ito pa, ayan. So, itong isa po, yung aking belo bata. Ayan. Ito. Maliliit ang dahon niya. Tamo, ang ganda. Pero kahit maliliit ang dahon niya, yung matitigas na makintab. Yan ang ganda talagang tingnan. Tapos ito, o. Oh, magbo-bloom na rin siya, o. Oh. Bubuka na yan. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tapos ito, ano pa ito? Nakalimutan ko, may binili pa ako nitong huli. Itong February, may show ulit doon sa circle. Bumili ako nitong crinkle curly na, ano ba ito? Hindu rope. Ayan. Carnosa, ano ba ito? Tawag nito? Compacta. Ayan. Ito, o. Curly-curly. Parang mamamatay siya kasi nakalimutan ko. Hindi ko nailipat kaagad. Sana mabuhay pa siya. Ayan. Ayan. Ito namang isa ko. Yung Hoya Fitchiai ko. Fitchiai. Ito, oh, namulaklak na naman ulit siya. Ito yung sinasabi ko na ang bango-bango ng bulaklak niya. Oh. Hindi ko maano yung scent niya. Basta ang bango-bango. Ang ganda-ganda niya ang tingnan. Yung gitna niya, flowerets yung kanyang bulaklak, yung gita niya kulay pink, tapos parang yung paligid niya tangerine. La, o yan, ang ganda, o, ito pa isa. Ayan, bloom na sila. Tapos itong isa ko naman, ay ang aking botanica. Ayan. Pahaba yung dahon niya. Ayan. At magbo-bloom na rin siya ito. Ayan. Ayan, ito. Tapos, itong isa ko naman, hindi ko alam kung anong tunay na pangalan nito. Nodomensis. Ay, ewan ko, hindi ko alam. Tama, ang ganda ng dahon niya. Green-green talaga siya. Tapos, waxy, makapal. Na para siyang kulubot-kulubot. Hindi ko alam kung anong talagang tunay na pangalan nito. Inaantay ko lang siyang bulaklak. Pero para siyang slow grower kasi yung iba mahaba na yung vines siya, hindi pagaano, pero buhay naman siya. Tapos itong isa naman ay ang aking ano to, Locardinasiana. Ayan, Locardinasiana. Ayan, mahaba na rin siya. Ibang klase rin ang dahon niya.
para siyang nagka-curl, ayan oh. Pero lahat sila, yan. Pero waxy, makapal din. Ang ganda-ganda ng mga dahon din niya. Ang ganda rin tingnan. Tapos itong isa naman ang aking multiflora. Ayan. Ay, sana makita yung bulaklak. Ayan o, oh, yung bulaklak. Ito hindi siya nagmamine. Tumataas, lumalago. Ayan. Kumakapal. Ayan. Yung kanyang bulaklak may yellow, may white. Ayan. Masipag din siya mabulaklak. Ayan. Gustong-gusto nila dito sa lugar na to kasi may morning sun sila until 11. Kasi pag ayun may nasa bubong siya ng konti. Medyo nasa looban siya ng konti dito sa terrace ko. So hanggang 11 lang ang sunlight dito sa kanila. So kaya ang lusog-lusog nila kasi gusto nilang warm, di ba? Gusto nila mainit. Ayan. Mahumid, kaya minsan pagka sobrang init, pagdating ng morning, maagang-maaga, minimist ko sila, ini-spray ko. Ayan. Ayan. Ang gusto nila talaga, first, sunlight. Kailangan talaga nilang sunlight. Pangalawa, ang pagdidilig ko nito, once a week lang ako nagdidilig nito. Pero kailangan, pag nagdilig ka sa kanila, yun talagang tumutulo sila, talagang lumalabas sa bottom yung tubig. Kasi dinidehydrate ko sila, so kailangan talaga para mo silang pinapaliguan. Kailangan yung tubig talaga ay tumutulo palabas, nabasang-basa sila. Ayan. May, yung dinidilig ko rito, may halong. Hinaloan ko siya ng slow-release na fertilizer. Lalang, gusto ko lang silang lagyan kasi yung mga indoor ko yan, nilalagyan ko yan weekly rin akong naglalagay dyan. Tapos ito, ang media na ginamit ko rito, ayan, kita ba yan? Nung binili ko tong mga to, ang medium nito is coco dust. So, coco dust na rin ang nilagay ko sa kanila. Nilipat ko siya sa medium, malaki-laking paso, yung pangalawa sa maliit. Ayan. Ilagay ko siya dito. Tapos, yun na rin ang nilagay ko. Coco dust. Maganda kasi pag coco dust, kasi aerated. Ayan. Parang yung loob niya, pero pati sa loob niya, para siyang may hangin. Hindi siya parang hindi siya nasasakal. Pag lupa kasi medyo tumitigas. Ito kasi kahit papano, aerated yung mga ito, yung coco dust. So yun, ganun lang ang pag-alaga ko sa kanila. At okay naman sila dito. Ayan. Ayan. Tapos ito pang isa, may binili akong Carnosa na variegata. Bago rin to, kasabay doon sa compacta na binili ko. Ako yung maselan pala yung compacta na yun. Ayan. Kabibili ko lang din itong isa. Tsaka itong isa, si Gelatis. Ayan. Ganun akong binili. Maganda ang dahon niya, oh. Para siyang variegated na burgundy. Ayan. Ito. Bagong bili ko rin yan. Ayan. So, yun lang pag-alaga ko sa kanila. Hindi sila mahirap alagaan. Basta maarawan sila. Tapos, ayan, ito may hangin katulad nito. Yan ang gustong-gusto nila. So, hindi sila mahirap alagaan. Napakadaling alagaan. Tsaka ang bilis nga nilang lumago. Kaya, kailangan ililipat ko na sila sa yung para magti-trail, para hindi sila pakalat-kalat, kasi ayan oh, kumakalat sila yung mga vines nila kung saan-saan nagpo-point, north, east, south, saan-saan sila nagtuturo yung kanilang ano kung saan-saan. So yun lang ang pag-alaga ko sa kanila. Ayan. Salamat sa oras, thank you. At sana mag-share din kayo sa pag-aalaga niyo ng mga halaman niyo. Kung may mali ako o ano, please, pasensya na at please comment and ma-subscribe na rin po. Salamat. Hanggang sa susunod.